Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Christian Attitude Series. Mga kapatid, mga kapanampalataya at mga kaibigan ko sa Panginoon, kung inyo pong mamarapatin ay pakibahagi rin po sa inyong mga kapatid, kaibigan at kapanampalataya sa Panginoon. Nang sa gayon, sama-sama po natin mapag-aralan ang salita ng Diyos, matutuhan ang salita ng Diyos at maisapamuhay po ang salita ng Diyos. And we're now in part 23, Christian Attitude Towards Tolerance. Ano po ang ating pwedeng maging attitude pagdating po sa tinatawag po nating tolerance? Kasi maging po ang Armed Forces of the Philippines and maging po ang Philippine National Police, mayroon po silang tinatawag na maximum tolerance. At kung ito ay ginagawa ng mga Armed Forces of the Philippines at saka Philippine National Police, eh why don't we bilang mga Kristiyano, born again, mananampalataya at anak ng Diyos, hindi rin magkaroon ng tinatawag po natin maximum tolerance? Let us read, brethren, sa Romans chapter 5 verse 8, Tagalog ang Biblia, datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. And in King James Version, Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So dito sinasabi po ni Pablo sa mga taga-Roma na talagang ipinadama, ipinahayag at ipinaramdam at ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi nung tayo ay nakakilala na sa kanya, mga kapatid, kundi nung tayo'y mga makasalanan pa. So atin pong makikita kung gaano ka-tolerant ang Panginoon, mga kapatid, dahil alam naman po natin ang buhay natin nang tayo ay makasalanan pa, hindi ho tayo gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Subalit, despite na hindi ho tayo nakakagawa ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos, still God is good sa atin. Kaya nga, sabi ng ating binasa, mga kapatid, God commended His love towards us while we were yet sinners. Kaya ganun po katolerant ang ating Panginoon. Mga kapatid, we have 3 D's to study this morning. Let us read sa Matthew chapter 9 verse 10, Tagalog ang Biblia, at nangyari na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsidating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. And in King James Version, Matthew 9:10, and it came to pass as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. Mga kapatid, makikita po natin, kumbaga sa ating terminolohiya, ay mga pasaway. Bakit? Because in fact, these people which composed of publicans, sinners, were not invited dito po sa tinatawag nating meal. Pero talagang nagsunuran sila at umupong kasama ni Jesus doon po sa dulang, mga kapatid. Guess kung ano po ang kailangan ni Jesus dito. Of course, tolerance, mga kapatid. Kaya our step one, be tolerant with defiled people. Tandaan po natin, pag sinasabing defiled, sinner, mga kapatid, ito yung mga taong hindi pa ho nakakakilala sa ating Panginoon. Kaya nga si Jesus, siya po ay mahal ng mga sinners kasi minahal ni Jesus ang mga sinners. Mga kapatid, tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, tayong born again, hindi dapat natin ina-isolate ang ating mga sarili sa mga taong
makasalanan pa at wala pa sa Panginoon. We need to mingle with them kasi ang ating purpose ay madala sila sa paanan ng ating Panginoon. And of course, dahil sabihin natin wala silang alam sa salita ng Diyos at sabihin natin medyo sila pasaway, but we need to be tolerant with them kasi mayroon tayong purpose. And take note, Jesus mingled himself with the sinners, with the publicans, with the tax collectors, kasi, and with the prostitutes, kasi these are the people na kanilang sinasabing mga sinner. So first, it's an strategy to reach them. Tandaan po natin, mingling with them is our strategy to reach them para maabot natin. Kasi kung ilalayo natin ang ating mga sarili, i-isolate natin ang ating mga sarili sa kanila, how we can reach them, brethren. Second, it's an strategy to rescue them. Tandaan po natin kahit papano kapag mayroong kasama silang born again, may kasamang Kristiyano, may kasamang mananampalataya, medyo hesitant sila gumawa ng anumang mga bagay na hindi maganda dahil kahit papano, mayroon naman din po silang hiya, mga kapatid. Kaya one way of strategy ito, mga kapatid, para ma-rescue natin sila sa kasalanan at kasamaan. And third, it's an strategy to redeem them. Ito na ang panahon para natin sila mailigtas. Hanguin sa kadiliman, hanguin sa lusak ng putik, mga kapatid, at dalhin sila sa kaliwanagan, dalhin sila sa paanan ng ating Panginoon. Kaya step one, be tolerant with defiled people. It's an strategy to reach them. It's an strategy to rescue them. And it's an strategy to redeem them. Let us read, brethren, sa dito po sa Luke 9:49-50, Tagalog ang Biblia. At sumagot si Juan at sinabi, Guro, may nakita kaming nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo at aming pinagbawalan siya sapagkat siya hindi sumasama sa atin. Datapwat, sinabi sa kanila ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat ang hindi laban sa inyo ay sumasa inyo. And in King James Version, Luke 9:49-50, and John answered and said, Master, we saw one casting out devils in thy name, and we forbade him because he followeth not with us. And Jesus said unto him, Forbid him not, for he that is not against us is for us. So mga kapatid, bagamat hindi sumasama sa kanila, pero as long as, sabi ni Jesus, nagpapalayas ng demonyo sa kanyang pangalan, ay huwag pagbawalan dahil ito din, in a sense, ay talagang kasama pa rin natin sila. Ito ang tinatawag natin na mga denominational people, brethren. Kaya step two, be tolerant with denominational people. Marami kasi mga tao, mga denominational people. Para bang ang ating mga denomination against sa other denomination. Alam nyo po mga kapatid, yung mga denominations na mayroon po tayo, tulad po ng Lutheran, Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Evangelical, Born Again, o ano man po ang mga denomination we are belong, remember that we are all Christians. As long as, mga kapatid, na ito ay hindi laban kay Jesus. Ito po ay panig ni Jesus, ito po ay kasamahan ho natin. Nakakalungkot sa ating panahon, ang criticize ng isang denomination ay isa rin na denomination na kasama sa denominations ng Christianity. Kaya first, mga kapatid, as long as they pray in Jesus' name, kasama natin sila. Hindi naman siguro nananalangin sila kay Satanas. Kay Jesus pa rin naman sila nananalangin. Second,
as long as they praise in Jesus' name. As long as si Jesus ang pinupuri, si Jesus ang sinasamba, si Jesus ang itinataas, si Jesus ang pinaparangalan, then kasama po natin sila. And then third, as long as they preach in Jesus' name. Hanggat si Jesus ang pinapangaral, wala pong problema mga kapatid. Yun ang sinasabi ni Jesus, na even though they are not following us and they are not with us, still, they are belong to us kasi kay Jesus pa rin. Hindi naman tayo nagkaisa sa denomination, nagkakaisa tayo kay Jesus. Kaya step 2, be tolerant with denominational people as long as they pray in Jesus' name, as long as they praise in Jesus' name, as long as they preach in Jesus' name. And let us read, brethren, sa Philippians chapter 1, verse 18, Tagalog ang Biblia. Ano nga? Gayon man, sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, ay itinatanyag si Kristo. At sa ganito'y nagagalak ako, oo, at ako'y magagalak. And in King James Version, Philippians 1:18, what then? Notwithstanding, every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. So dito mga kapatid, ito ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, mga kapatid, because in Philippian church, there are people who are pretending. Kaya mga kapatid, ibig sabihin, mga nagmamanman, mga nagtitiktik, mga nakiki-observe lang, but they are not real Christians. They're just pretending na parang Kristiyano. Pero ang sabi pa rin po ni Pablo, eh anong gagawin po rin natin? Eh sila man ay nagpe-pretend, sila man ay nagkukunwari, sila man ay sabihin natin mga kapatid ay nagdadahilan or anuman. Mga kapatid, ang sabi niyan, ipangaral pa rin natin ang katotohanan at itanyag pa rin natin si Jesus. Kumbaga, huwag tayong pahahad lang. And of course, ang kailangan po natin ito, kung may mga taong hindi totoo sa atin, para hindi tayo magkakaroon ng problema with them, and we need to be tolerant, of course, brethren. Kaya step 3, be tolerant with deceiving people. Maging tolerant tayo sa mga taong pretenders, yung mga taong hindi totoo sa atin. Kasi hindi po lahat ng tao na ating nakakasalamuha ay tunay at totoo sa atin. Other people are just pretending. Subalit, gayon pa man, because we value relationship, aba mga kapatid, let us be tolerant toward them. So, still, be honest to the pretending. At least, totoo tayo sa kanila, despite that they are pretending toward us, still be honest to them. And then, second, be humble to the pretending. Kailangan mapagpakumbaba, huwag pa rin po natin papatulan sila kasi magkapatid po yung tolerance at saka yung humbleness at saka yung patience. Hindi pe pwedeng magkahiwala yan. Kasi kapag hindi ho tayo marunong magpakumbaba, mapipikon ho tayo eh. Kaya lang, salamat sa Diyos dahil tayong mga anak ng Diyos, mayroon po tayong tinatawag na self-control. Kaya nakukontrol natin by humbling ourselves toward them, kaya nagiging tolerant po tayo. And then third, still be hospitable to the pretending. Alam nyo po, ang sabi po ng Bible, ang Diyos ay pinapaulanan niya ang masama at mabuti. Hindi lamang po ang Diyos ay nagpapaulan sa mga mabubuti, maging din po sa masama. Gayon din po tayo, even though that they are pretending toward us, still we can be hospitable to them. Dahil ang Diyos, winin niya ang tao sa kabutihan. Kaya nga sinasabi ni Pablo, don't you know that the goodness of God ang nag-udyok sa iyo sa pagsisisi, renewing of your mind. So ang kabutihan ng Diyos, ang ginagawa lang po sa mga taong nagpre-pretend at hindi totoo sa atin, maging makatotohanan lang tayo sa kanila, maging mabuti lang tayo sa kanila, maging mabait lang tayo sa kanila, then at the end, they will realize na totoo tayo, makikita nilang tama tayo, then they will
come to us, mga kapatid. Kaya, one way of winning them, mga kapatid. Step 3, be tolerant with deceiving people, still be honest to the pretending, still be humble to the pretending, and still be hospitable to the pretending. Brethren in Christ, we tackled this morning about Christian attitude towards tolerance. And we tackled 3 D's, brethren. Step 1, be tolerant with defiled people. Step 2, be tolerant with denominational people. And step 3, be tolerant with deceiving people. And that's all for now, Christian attitude towards tolerance. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos dahil ang self-control, ang pagiging tolerant sa mga taong pasaway, mga kapatid, iyan ay biyaya ng Diyos at iyan po ay bunga ng banal na Espiritu, yung self-control, mga kapatid. Magpasalamat tayo sa Diyos. Lord, truly, na marami kaming hamon, maraming persecutions, marami kaming mga pinagdadaanan sa buhay na minsan nauubusan kami ng pasensya. Subalit, salamat God because we have the Holy Spirit that will help us to control ourselves. Salamat Jesus. At dahil sa kapakumbabaan, dahil sa patience, we learn to be tolerant with the people. Lalo na sa aming mga katanggali sa pananampalataya, sa mga taong mga makasalanan pa, at sa mga taong mga nakakasalamuhan namin na hindi totoo sa amin. Thank you Lord, because tunay nga po na ang ginto kahit saan man po ihalo, mananatili siyang ginto. Gayon din po sana kami Panginoon na saan man kami isama, mapasama man kami sa mga makasalanan, mananatili kaming Kristiyano, mapasama man kami sa mga tao na hindi totoo sa amin, mananatili kaming Kristiyano. At saan man kaming dalhin na lugar, mananatili kaming Kristiyano. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for helping us to be tolerant with all the people. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.